Subalit niyo ang Panginoon, nakilain ang kaniyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami ituruan. Ipagkaloob mong kami kanilang laging ipagsanggalang, at maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa kanyang mga kaibigan, iyan ay dinig ko na noon panguna, ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? Sino ang sa kanya ay maaaring mangatwiran? Sa sanlibon niyang tanong, di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa kanya ay makalalaban? Walang sabi-sabing inuuga iyong bundok sa tindi ng kanyang galit. Ito'y kanyang dinuduro. Itong sangkalupaan ay kanyang nayayanig at nauuga niya ang saligan ng daigdig. Napipigil sa pagsikat ang silahis nitong araw at kanyang naitatago ang tala sa kalangitan. Siya lamang ang lumikha sa sangkalangitan, at sa bangis nitong dagat, walang ibang makasaway. Ang malaking Dipper at Orion ay siya lamang ang may lalang, pati na ang Pleiades at mga kumpol ng bituin sa timugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan. Ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang. Siya'y nagdaraan, ngunit di ko mamalas. Siya'y hindi ko makita, bagaman at naglalakad. Ano man ang gawin niya ay walang makahahadlang. Ni makapagtatanong, bakit mo ginawa iyan? Anong aking isasagot sa kanyang katanungan? Kahit ako walang sala, ang tangi kong magagaway sa harap ng Diyos na hukom, manikluhod akong tunay. Kahit niya bayaang ako'y makapagsalita, di ko rin natitiyak kung ako'y diringgin kaya.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamok ko't dalangin. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamok ko't dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Makagagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin kanyong mga patay? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamok ko't dalangin. Ang pag-ibig mo ba doon sa libing ay ipinahahayag o sa kaharian niyong mga patay ang iyong pagtatapat? Doon ba sa dilim ang dakilang gawa mo ba'y makikita o ang pagliligtas sa mga lupaing wala ng pag-asa? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamok o't dalangin. O sa iyo, O Poon, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. Di mo ako pansin, O Panginoon ko, di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo, ika'y nagtatago? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamok ko't dalangin. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang Panginoon purihin ng lahat niyang mga anghel na tapat at masunurin. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harap nila, at sinabi, "Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mapapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang magpakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa mga maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa araw pong ito, pinagdiriwang natin ang paggunita sa mga anghel na tagatanod. Sa English, guardian angel. We commemorate today the Feast of the Guardian Angels. At tinitignan natin ang misyon ng mga anghel sa buhay natin bilang Kristiyano na siyang tagatanod, siyang gabay natin, siyang kalakbay natin at umaakay sa atin patungo sa Diyos. Hindi ba
maraming mga pagkakataon sa buhay din natin na pag may taong gumawa ng kabutihan, naging larawan ng kabutihan ng Diyos o mukha ng Diyos, minsan ay nasasabi natin, para kang anghel. Hindi ba? Pag nagdadala ng kabutihan, nagdadala ng kaginhawaan sa buhay ng kapwa, nagdadala ng paggabay sa kapwa, hindi ba'y parang anghel? Pero kung kabaliktaran ang dala, ayun, alam niyo na ang sagot. Mukhang alam mo na. Pero sana sa atin din bilang Kristiyano ay maging paalala din tayo ng presensya ng mga anghel ng Diyos sa bawat isa. Na sana tayo din bilang Kristiyano ay makita sa buhay natin at paglilingkod natin ang presensya ng anghel na tagatanod na siyang kasama natin, gabay natin. Lalo na sa panahon na hihirapan tayo, hindi ba't ang Diyos ang kinakapitan natin? At ang Diyos din ay nagpapadala ng mga tao na gumagabay at tumutulong sa atin. Sana tayo din bilang Kristiyano ay maging bukas sa ganitong misyon at gampanin sa buhay natin. Na ang pagiging Kristiyano natin ay hindi lang tayo nagdadasal, kundi bunga ng pagdadasal natin, bunga ng pananampalataya natin, tayo din po ay nagiging larawan ng kabutihan at pagtulong ng Diyos sa atin at sa kapwa natin. Maging tagatanod ng bawat isa, maging gabay, maging kalakbay ng bawat isa. At yan po misyon natin bilang Kristiyano. Kaya po sa ating ebanghelyo, ang paalala sa atin ni Jesus, ang sino mang pinakadakila sa langit, no, tandaan ninyo, sabi niya, sino magpakababa ng gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinagaharian ng Diyos. At hindi ba makikita din natin sa buhay ng isang bata na pag may nahihirapan, handa siyang tumulong? Pag nakikita niya yung magulang niya na parang malungkot, minsan ang ginagawa ng bata, iniyayakap niya yung nanay niya. Niyayakap yung magulang niya. Naalala ko, may kaibigan ho ako, meron siyang anak. Sabi niya, umuwi daw siya. At pagod na pagod siya, medyo rough day ang meron siya nung araw na yon. At pag-uwi niya, pagod na pagod siya. Mahabad ang muka, patila ang ulo ay nakayuko. At pag-uwi niya, ang sabi ng anak niya, Daddy, mukhang malungkot ka. Pagod ka. At yung tatay niya, tumungo na lang at biglang lumapit sa kanya yung anak niya at niyakap siya. Yakapin kita. Tulad ng bata handang tumulong, tulad din ng bata handang magpalakas ng loob. Yan din po ang paanyaya sa atin bilang Kristiyano ngayon, napakalakasin ang loob ng kapwa natin, maging presensya ng Diyos sa kapwa natin, parang anghel. Amen. Tumayo na po ta. Minamahal ko mga kapatid, iniluluhog natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan dahil tinatawag tayo sa Kanyang anak na si Jesus upang sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig para sa biyaya na tanggapin ang pagtawag na ito. Ang ating itugon, Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga pinuno ng simbahan at lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos naway masigasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang ating komunidad naway mapanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin
sa mas maganda at mabuting buhay, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Iyong mga nawala ng mga ng pag-asa dahil sa mga kasalanan, naway mapagtanto na kasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasan ng ating krus, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Iyong mga pinahina ng karamdaman o pagkakasakit, naway mabigyang lakas loob ng kasiyahang mula sa Diyos sa pamamagitan ng kalinga at pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga yumao na sumunod kay Jesus sa buhay na ito, naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama, sa langit, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kay mga kapatid, ito pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, tanggapin mo ang mga alay namin ngayong aming ginugunita, ang mga banal mong anghel, ipagkaloob mong kami nasa pagtatangkilik nilang walang maliw, ay maligtas sa kasalukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit. Mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, nilingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod pa ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service bukas, October 3, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa 25 hanggang 50 taon gulang at hindi kasalukuyang miyembro ng anumang church, ministry, or organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makakatulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa information guard booth para mag-fill out ng form. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ibigay ang pagbabasbas, ay muli po kaming nananawagan at iniimbitahan po ang mga deboto na nasa larangan po ng edukasyon, mga teacher, no, na wala pong kinabibilangang organisasyon sa simbahan. Oh. Ikay nagsisimba lamang, ikay teacher, ikay deboto ng Nazareno, kayo po ay iniimbitahan namin sa isang pagtitipon sa Sabado, October 5. Oh. Para magparegister po ay meron po tayo may kitang Google Form sa ating Facebook page. O kaya po dito po sa ating information guard, meron din po tayong registration form po doon. Lalo na po sa mga online o nakabalita lang po nito sa Facebook po. Doon nyo po makikita yung ating Google Form. Paki-fill up lang po yun, no, to register dahil slots are limited lang din po. No, kung baka teacher ka sa larangan ng edukasyon, no, baka meron dito principal, ikay deboto ng Jesus Nazareno, no, kayo po'y iniimbitahan namin sa ating gawain at hakbangin na ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Binibintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sag-isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati namin.